Labis na pagkahiyaan ng dalaga noong nakita ito ni Mark habang naliligo sa pool, habang nakatupis lamang ito. Dahil doon ay nababalikwas ito at nagtungo na rin sa kanyang kwarto. Samantalang matapos naman na pag-uusap na maglola ay umuwi na rin itong si Mark, ngunit mainiwan na itong salita sa lalaki. Bago nangyari ang lahat, tumawag muna itong si Joyce sa kanyang ina para ipaalam dito sa dalaga na doon muna ito manatili sa kanyang bahay habang hindi pa makabalik si Mark sa ibang bansa. Pumayag naman ang ina sa nais ni Joyce na sa kwarto na itong si Elena, hindi pa rin ito makamove on sa naganap sa pool. Samantalang nakarating naman itong si Mark sa kanilang bahay. "Iho, mabuti naman at nakauwi ka na. Kumusta ang Lola Elizabeth mo doon?" "Nag-usap na kami. For the meantime, dito mo naman natili si Elena. At habang hindi ka pa nakabalik sa States." "Ma'am, ano naman ang plano mo?" "Mark, gusto ko lamang may magkasikaso sa'yo dito. Sa lahat na malakad mo, may makasama ka." "Ang ibig mong sabihin ito, ma'am, na mayroon akong personal assistant?" "Alam naman natin, di ba, na laging mainit ang ulo ko? Lalo na yung loob ko sa babaeng iyon. Tsaka, hindi kami nagkakasundo noon." "Anak, ang gusto ko lang naman kasi, habang hindi ka pa nakabalik sa ibang bansa, at least, ma-enjoy mo lamang ang araw dito." "Mark, bakit ba kasi lagi mong pinaginitan si Elena?" "Ma'am, masyado siyang overacting at ayaw ko sa babaeng ganun." "Nakausap ko na pala ang lola mo. Pumayag na siya na magbakasyon tayo sa isang sikat na isla dito sa bansa para ma-enjoy ka." "Talaga, ma'am? Well, kayo ang bahala. Kayo ang masunod." "Sige na, ma'am. Akit na ako sa kwarto ko. Inaantok na ako. Basta, huwag niyo nang isama ang babaeng iyon." Napayok ko na lamang itong si Joyce sa sinabi ng kanyang anak. Sa umagang iyon ay nakahanda na ang lahat para sa isang bakasyon. Ngunit laking gulat nitong si Mark dahil naroon sa kanyang harapan ang babaeng kinainisan nito. "Ma'am, hindi bang sabi ko tayo lamang ni Lola? Paano ako nito ma-enjoy?" "Mark, hindi pa payag ang Lola mo na may iwan dito sa Elena." "Hay naku, ma'am. O siya, gawin na may plano nito eh." Umalis na sila patungo sa isang sikat na lugar. Pinagmamaneho ito ni Mark. Habang nasa backseat naman itong si Elena, tahimik lamang ito. Hindi naman talaga sang-ayon si Elena sa gusto nang mangyari sa kanyang amo, pero wala siyang magagawa dahil unang-una ay pinag-aral siya nito. 10 oras ang nakalipas. Nakarating na sila sa isang isla bagamat medyo pagod sila dahil sa mahabang biyahe. Nag-check-in sila sa hotel kung saan ay sa tuwing umaga ay matatanaw nito sa harapan ang ganda ng baybaying dagat. 3 hotel room ang kanilang kinuha. Ang isa ay para kina Joyce at sa kanyang ina at nabaghiwalay naman itong sina Mark at Elena. Kinabukasan matapos nilang kumain ng agahan ay nagsimula na silang maglibot sa magandang lugar sa isla. Ngunit kahit ganun pa man, tila walang imik ang dalawa. "Mark, Elena, ano ba kayo? It's time to enjoy." "Mark, ito na yung mismo kapag bumalik ka na sa ibang bansa." "Elena, kapag nakapagtrabaho ka naman, magiging abala ka na. Kaya habang may pagkataon pa, magsaya na tayo." Napayok ko na lamang ang dalaga. "Mark, alam mo, bihira lang na mabuo ang pamilya natin. Kahit wala na ang daddy mo, ang lolo mo. Kaya habang may buhay pa ako, gusto kong maging masaya, kapiling ka." "Lola, ano ba yung pinagsasabi mo?" "Mark, alam mo ba kung ano ang nagpapasaya sa akin?" "Ma'am, ano yung pinagsasabi mo kay Lola?" "Joyce, makinig ka. Gusto kong bago man ako mawala sa mundong ito, nais kong makita ang masaya ang apo ko." "Lola, huwag kang magsalita ng ganyan." "Mark, Joyce, nag-alkira pala ako ng 2 boat at 2 ang pwedeng makasakay dito. Joyce, tayo magkasama sa bangkang yun. Kayo naman Mark at Lena magsama kahit ngayong araw lang. Pilitin niyong huwag mag-away para sa akin." Nagsimula nang maglibot ang 2 grupo. Tama nga naman ang sinabi ni Elizabeth, sobrang ganda ng lugar. Habang kasalukuyan silang nagsasagwang 2, hindi nila napansin na papalayo na pala ang mga ito sa lugar na dapat hanggang doon lamang sila. "Sir Mark, mukhang napalayo na po tayo sa kanila. Hindi ba yun naman ang gusto mo?" "Sir, hindi ko to gusto. Sinunod ko lamang ang mami mo at ang lola mo. Nasumama ko dito ngayon." "Oo, alam ko naman na hindi ako bilang sa inyong pamilya dahil katulong lamang ako dito. Hayaan nyo sa oras na makabalik tayo, alis na ako sa bahay nyo.
Dapat lang Elena, umalis ka na. Nagpatuloy si Mark sa pagsaguan hanggang sa hindi nila inaasahan ang pagdating ng malakas na hangin at ulan na siyang naging dahilan para tuluyan silang hindi makabalik sa lugar kung saan naroroon ang kanilang mga kasamahan. Dahil sa malakas na hangin ito ang naging dahilan para umubog ang bangkang kanilang sinasakyan. Pagmulat ng kanilang mata, laking putataka nila dahil nasa isang lugar na sila na hindi nila alam kung saan. Nasira ang kanilang bangka dahil sa hampas ng mga alon. Kaya ngayon, hindi nila alam kung paano makaalis sa maliit na isla na silang dalawa lamang ang naroroon. Elena, sabi ko naman sa inyo, di ba? Kung hindi niyo pinano ito, di sana sa bahay lamang ako ngayon. Sir, hindi naman po natin gusto na maging ganito eh. Ang may plano po nito ay ang mami at lola niyo. Kailangan na lang natin sigurong humanap ng paraan para makalis tayo sa lugar na ito. Elena, kailangan sa mas madaling panahon. Paano tayo mabuhay dito? Wala tayo na ikat ano. Pagkain man lang, wala tayo. Sir, huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan para naman meron tayong masisilungan at makain man lang. Sa araw ng iyon, bago pa man naging takip silim ay naghanap ng ilang kahoy at prutas itong si Elena. Mabuti na lamang at marunong din itong si Elena kung paano gumawa ng apoy. Kaya naman ay naging maliwanag ang gabi nila sa isla. Dahil sanin naman itong si Elena, siya na ang naghanap ng paraan kung paano sila makakain. Hindi kasi alam ni Mark kung paano dumiskarte dahil sa laking lungsod ito. Nagpatuloy na lamang araw nila sa isla, ngunit wala naman lamang nagparandam sa kanila ni maghanap man lang. Ang totoo ay nahirapan talaga si Mark sa naturang sitwasyon dahil sa walang maayos na pagkain at tubig, di gaya sa kanilang sariling bahay. Samantalang dahil laki naman sa probinsya itong si Elena, nakuha ito ng mga pagkain na alam nitong kakainin. Ngunit hindi naman kaya ng sikmura ni Mark dahil hindi ito sanay. Mark, kung ayaw mong kumain, gusto mo bang dito ka na ibabaon? Alam mo, edis lahat ng pagkataon, maganda palagi ang buhay. Sana hindi lang ako dumito, hindi sana nasa ibang bansa ka ngayon, maganda ang buhay ko. Hindi katulad dito, kasama ko pa ang katulong na wala namang silbi. Mark, ang sakit mo naman magsalita. Hindi mo ba nakikita ang sakripisyo ko dito para lang sa'yo? Tapos ganito pa ang sasabihin mo sa akin na wala akong kwenta? Alam mo, narito tayo ngayon sa isla, dalawa lang tayo. Kung hindi tayo matutulungan, paniguradong hindi tayo matatagal sa lugar na ito. Makinig ka, wala tayo sa syudad, walang saysay ang pera mo dito. Ako na nga ang nagumandang loob sa'yo tapos ako pa ngayon ang naging masama. Sige, alis ako dito. Gagawa na ako ng sarili kong kubo na malayo sa paningin mo. Dahil sa pagkainis ni Elena ay umalis na lamang ito at naghanap ng bagong tutuluyan. Samantalang naiwan namang isa ang binata sa kubo. Dahil sa hindi naman marunong maghanap ng diskarte ang binata, hindi ito kumain ng ilang araw. Ito ang naging dahilan para manghina ang kanyang katawan at magkasakit. Sa mga araw na lumipas, nawa itong si Elena sa sitwasyon ni Mark dahil alam niyang wala itong makayanan kung paano dumiskarte. Kaya naman muling nagtungo ang dalaga kung saan niya iniwan ang binata ng ilang araw. Laking gulat niya dahil nakahiga lamang ito sa ginagawang higaan. Mark, ano nangyari sa iyo? Elena, tulungan mo ako. Hindi ako makatayo. Sinasabi ko naman sa iyo, Mark, na kumain ka. Kahit kaunti man lamang. Paano tayo nito makaka-survive kung hindi ka kakain? Heto, may dala akong honey at ilang prutas. Kumain ka. Gumawa na ako ng paraan kung sakaling may helicopter na dumaan dito at makikita tayo. Sa mga oras na iyon, bagamat nahirapan tong si Mark, pinilit niya ang kanyang sarili ng mga kain panaman lamang sa kanyang sikmura. Saan ka punta, Elena? Pakiusap, huwag mong iwan dito mag-isa. Hindi ko alam kung makauwi pa tayo ng buhay o baka naman dito na tayo ng habang buhay. Mark, huwag tayo mawalan na pag-asa. Naniwala pa rin ako na one of these days ay mahanap nila tayo. Magpahinga ka muna dyan. Ako nang bahala, baka may dumaan na helicopter at makita tayo. Bago tuloy na kaalis ang dalaga, hinawakan ni Mark ang kanyang kamay. Elena, asensya ka na sa mga naging asal ko sa'yo nitong nakaraang mga araw. Okay lang yun, Sir Mark. Naintindihan kita. Hayaan mo kapag nakauwi na tayo ay makirelax ka na. Sana nga lang, Elena. Sana lang. Muli namang nagpahinga itong si Mark habang si Elena naman ay nasa labas. Nagupakasakaling may dumaan sa himpapawid at makita ang kanyang isinulat sa buhangin. Samantalang ilang araw na rin naghahanap ang mga rescuer, nilughog nila ang buong isla pero hindi pa rin nila ito natagpuan.
Labis naman ang pag-alala ng pamilya na parabang wala na silang pag-asa na muling matagpuan ang mga ito. Kasalanan ko to, Joyce. Kung di dahil sa pagplano nating ito, di sana narito pa ang dalawang yun. Ma'am, hindi niyo kasalanan ng lahat ng ito. Huwag niyo sasayin ang sarili niyo. May pag-asa pa kayang mahanap ang dalawa? Ano kaya ang mangyari kung hindi na talaga sila matagpuan? Kaya mga kaibigan, samahan niyo muli ako sa ating part 4. Maraming salamat. Shoutout nga pala sa ating mga kaibigan na walang sawang sumusuporta. Abangan po natin ang ating part 4.